Dapat dirisuin di tuh satu lagi lah. Hello everyone, I hope you are having an amazing day because I am having an amazing day so far. Nasa taas po tayo ng puno ng niyog. Nangunguha tayo ng lukot. Dito lang po tayo sa area kung sa ating ginawa yung bahay ni Biki, Bia at Bina. Ayan po, makikita nyo. Ayan mga kawal, yung bahay na ginawa natin kala Biki, Bina at Bia. Sana napanood nyo na. Let's go po. Akitin natin yung mga kawal, yung lukot na ito. At so ayan mga kawal, nakuha ko na po yung lukot o stainless bee. Hindi ko nga lang na-videohan kasi sobrang hirap ng sitwasyon ko sa taas ng puno ng niyog. Kaya hindi ako makabideo. Sa ngayon po, ibabox na yan ni Wildlife Jude. Sa dulo ng video ito, makikita natin kung gaano na karaming honey yung na-produce ng stainless bee na ibinigay natin sa Tribong Manidi 2 years ago. Angkop na angkop po para sa mga katutubo ang pag-aalaga ng stainless bee. Unang-una, hindi ito nangi-sting. Ikalawa, may abilidad po ito na i-pollinate kahit ang maliliit na bulaklak ng kanilang mga tanim. Hindi nito inaabandon ang kanilang hives at hindi ito masilan alagaan. At mabilis lang ito paramihin at mabilis ang pag-i-extract ng kanilang honey. So yun, ganito yung mga kawal yung magiging hitsura niya after 2 years. Ito po, nakabox na siya. Malalakas na. Ito po ay lukot ng tribo. Ang totoo, kami rin po yung nagdala nito sa tribo sa tulong ni Sir Art Andaya. Hindi pa po kami nagbablog noon, 2 years ago, nagdala na kami nito kasi pwede nilang maging ang pangkabuhayan. Ngayon po, may ito po si Kuya Umpong, tuturuan natin sila kung paano mag-split nito at mag-harvest ng honey. Lawarin po natin. Tara. Yun. Uy, may honey na. Nagturo na yung honey, mga kawail. Muno na. Ito po, mga kawail, ay napaliwanag ni Wildlife Jude mamaya. Yan, pulot. Ito mga kawal, yung honey nasa labas na ng box. Kasi hindi ito dapat umabot ng 2 years, nabuksan na sana ito, na-split na. Pero dahil hindi kami gano'n nakapagla ng panahon, natagalan bago namin may turo sa kanila. Ito mga kawal ay pollen. Yan mga bilog-bilog na ito. Alam niyo po ba na ayon sa pananaliksik, ang pollen ay may nutrient-rich dietary supplement, anti-aging properties, enhanced digestive system, strengthen immune system, replenish energy and stamina, improve sleeping problems, and beauty care and soothes skin. Kaya ituturo natin sa tribo kung paano ito pinaprocess para pwede nila pagkakitaan. Punong-puno na! Punong-puno! Dapat diretsuhin dito, no? Matulog yan, ay. Oh! Napaka-strong na makawain. Yung broad niya ay nasa upper level na. Nakita nyo, ito yung honey pots, mga pulot, yan. So, sobra pa sa pwede para i-split itong kuluning ito. Wow, dami oh. Dami ng pulot ah. Punong-puno mga kawel ng honey oh. Tapos, ang ganda ng layer ng ano niya, ng broad, yung itlog. Alam niyo po ba na ayon sa pananaliksik, ang nutritional value ng pulot ng stainless bee o honey ng stainless bee ay mas mataas ng 10 ulit kaysa sa pulot na iba pang bubuyog? Opo, kaya binansagan ang pulot ng lukot na siyang pinaka masustansyang pulot. 10 times na mas marami itong taglay na antibiotic at antioxidant. Ito rin po ay mabisang antibacterial at antitoxin at mabisang pampalakas ng ating immune system. Na-activate din ito ang ating mga selula. Ito rin po ay nagtataglay ng napakaraming flavonoids, organic acid, aromatic acid, enzyme, at napakaraming vitamina at minerals. Kaya nga binansagan ang pulot ng lukot na liquid gold. Ang posisyon nito mga kawal, kapag ina-split, dapat hindi siya nababaliktad yung plate niya, yung layer niya. Halimbawa ito, ito yung part ng ibabaw, dapat nasa ibabaw talaga siya kahit ilipat po siya ng box. Hindi siya pwedeng mabaliktad na kaganyan kasi mamamatay ang colony. Tapos ang queen cell naman ito mga kawal, itong malaking egg na ito, yan ang queen yan pag napisa. So ganun din ang posisyon dito pag ibabalik natin. Sala na. Puro honey ito. Isang box po na puro honey. Lain mo yan. Masakit.
Nakalusot pa rin ay. Kung sino po ang ma-order sa tribo, mag-comment lang po kayo. Sila po ang magbibinta nito. Nakaka-check po kayo na puro ang ititake nyong honey. Lasin nyo natin mga kawal yung box para mapatasin ng bago. Na mas madaling harbisin. Oo. Bako lahat ang yung kailangan talaga pala kung ay hindi na pakuin yung kahon niya para po mabilis ang matikal. Yan po. Po. Kawa ko nakapa. Oo, oh, tatalim. Ako na lang. Ako. Para mabilis. Hindi ka na. Aba! Tatalim. Pure honey, mga kawal. Pero ako gusto mong mag-trim. Oh. Aba, oo. Malat yung kinain ko ay tuyo. Sarap na sarap. O, silang magaya kay Kuya Raul. Labi pulot. Isang box natin. Ligyan natin ito, ano? Kuya, yeah. Masarap. Roll. Naubos na rin. Naya na rin dyan yung mga. Yan. Tulog na. Tulog na. Habang inong piras. Sinasaya nyo na yun. Bueno. Ya. Oh, pulot. Ito mga kawild ang ano, lupaing inagusan ng pulot. Lupaing ginuyo ng mga maligi na sagana ng pulot. Oo, oh, sagana sa pulot. Dapat na ay maaarkit ay kalbo. Dapat, oh, dali ka muna. Hati-hati. Ang magkapatid. Oo, malaki sa iyo. Sarap ah. Tikman nyo po, tikman nyo. Sarap yan. Diretso na lang ito. Jackpot. Ito po yung pinaka landing pad po nila, inilagay namin dito sa magiging box nilang bago para hindi maligaw yung mga workers nila, kasi kilala po nila ang amoy nito ng landing pad na sarili nila. Ang binta po mga kawait ng stainless bay kaya sa ibang mga uri ng bay, salimbawa yung Apis irana, Apis mellifera, itong stainless bay hindi to nalayas, saka hindi siya delikado sa mga bata kahit katabi lang ng bahay. Yung laywan hindi naman siya ganong delikado, pero yun din ay naglalayas. Kapag ang queen niya ay dalawa na, aalis yung queen, lilipat ng ibang area, minsan yung mga tauhan na laywan sasama doon sa bagong queen, kaya yung dating kulo nila dito, iiwanan nila yon. Walang matitira. Kaya napaka-alagay nun. Hindi katulad po ng ano, biroy. Hindi katulad itong lokot. Ito, 2 years na rito. Hindi ito naglayas, ano? Yan lahat siya. Saka ito po pala, huwag kayong magkakatay nito kapag umuulan.
dapat magandang panahon na init. Kasi mamamatay siya kapag natin mo siya ng halumigmig. Siyempre, malalamigan yung itlog. Itlog yan ay pwede siyang mabugot. Tapos, kung saan niyo po kinuha yung box, halimbawa ito, dito siya natapwisto. Pag kinatay niyo po, ganyan rin ibabalik yung box. Kasi yung mga guests na nasa wide, naghahangtang ng pagkain nila, pag-uwi nila, dito sila babalik sa ating posisyon. Kaya ito po, makikita niyo, marami ulit ang tao. So, wala tayong ganong chance na ito ay mamatay. Kasi nakikita natin, ganyan mga beast, mga tauhan niya. Ay, ang lewan, ganun din isang taon. Pukyutan. Susuot ka pa sa gubatan. Kaya bahala sa laywan, pag nakuha na siya, nabuhay na yung mga kwan niya, nalayas na, iniiwan yung bahala. Pero tulad, hindi tulad ito lokot na talaga. Tumamindihan talaga. Meron siya malalagay. Sige lang. Palaki ng palaki. Tsaka, ang pulot ng lokot, mas mahaligan sa pulot ng laywan. Sa pulot ng pukyutan, mas mahal ito. Sa bintahan talaga. Mas masustan siya po pati. Matimbang pati. Romelo, di na naiwan sa ano? Ah, oh. Ay, tiwan. Grabe no. Haka, pagkapulot, huye. Imagine mo kung meron kang 10 ganito. Oo, wala. Oo, wala tagas na yun. Kinaka mo na magdayo. Haka, tagas sa pulot, huye. Iba rin tayo po. Magayong lasa puyot. Matami suyo. Matami suyo. Saka suyo. Ano bang tawag sa inyo sa pulot? Ilagyan natin ng soap propolis yung entrance para doon sila lalanding, maamoy kasi nila ito, papasok sila sa butas. Yeah. Ah, wala ang grabe. Hindi papasok sa kalaban. Ito pong luto. Dapat nahikit pala niyan, dapat tayo nakikibigkit na ganyan. At alam niyo po ba na maging ang sopropolis na galing sa stingless bee ay napakaraming gamit sa medisina? Pwede itong maging panlaban sa ubo at makating lalamunan, genital herpes, yeast infection, parasite, cold sores, female infertility, at rheumatoid arthritis. Makawal, tingnan nyo, nagbabalikan na po yung mga bees. In-split po natin, ito po ay galing sa isang bahayan lang. Tapos, dalawa na po siya in-split natin sa kanilang bees na rin. Tingnan nyo po, nagbabalikan na yung mga bees niya. So, after 6 months, baka marami na uli siyang pulot, pwede na uling harvestin. Ito mga kawal, yung naging pulot ng isang box lang ng lukot. So, imagine nyo, kulang-kulang siyang isang galon. Magkano ang halaga nito kung ang isang galon ay 2.5, saka ito mga 2,000 po ang halaga nito. At ito po yung soap propolis. Marami rin po itong gamit. Ayan po sa ano, basahin niyo po, ito po yung gamit ng soap propolis. At ito naman po yung pulin, mga kawal. Pulin po nila yan, pagkain po nila yan. Basa niyo po dito sa gilid kung ano yung health benefits ng pulin. Masarap, kawan. Sabi nila, mas masustansya pa ito kaysa sa honey. Ang kamis, parang honey na rin. Masarap? Masarap ba? Masarap? Masustansya yan. Ito mga kawan, tapos na po namin itong i-split. Binalik lang namin yung landing pad kasi ito yung palatandaan na bahay talaga nila ito para hindi maligaw yung mga bubuyog na umalis kanina habang ini-split natin at hinaharvest yung laman ng box na ito. So ito, kinabit ulit natin. Nakita nyo po, nagbabalikan na sila. Habang hindi pa nila alam kung nasaan yung box nila, ito yung iba. Ito po sila nag-ipon-ipon muna. Pero sa katagalan, ito po, matutukoy din nila na naroon na yung dating box nila. Tama-tama. Mayroong bibintahan dyan, Ibi. Tingin po tayo kung saan may ibinta. Mayroong mga kaunting kwan. Ayun mga kawal, malalaki na po yung mga tilapia, binhi ng tilapia na dinala natin dito sa tribo.
At kwento nila sa atin, naharbisan daw po nila itong mga tilapia na ito. Pinapambaon daw ng mga anak-anak nila sa eskwela. So napakalaking bagay. Maraming salamat po sa mga nag-sponsor po nito.